po ang ating Temex Alpha 125. Kung maintindihan ko ano bang meaning tong CX na ito eh. Baka may makasagot yan. Ito po problema. Ayaw mag-ship. Ay bababa mo, nagpo-push down mo. Pero ayaw mag-engage ang ating mga new gears. Okay po. Kahit anong gear, first, second, third, and fourth, fifth, ayaw pong pumasok. Ayaw mag. Okay po. Baklasin po natin yung right side. Yan po, babaklasin niyo po yan. Yung muffler, kick arm, tsaka yung foot peg. Siyempre, yung crankcase cover. Okay po. Yung po sa ating mga beginner, paki-watch po ng video at matutuklasan po ninyo kung anong naging problema, anong naging cause. Pero lagi po nating sinasabi, alam na po ito ng magagaling na mekaniko all over the country. Okay po, ito po ay para sa ating mga beginner. Apo, at salamat ng marami sa inyong patuloy na pagsubaybay. Opo, totoo yun. Nagpapasalamat po ako. Hindi ko po yung kayang kalimutan, mga kaibigan, mga ka-YouTube friends. Okay po, at sagit lang ulit. Okay, narito tayo sa ilalim ng pag-ibig, mga paps. Ito yung ating Temex Alpha. Bakit tayo mag-ship ito? Hindi natin binaklas. Hindi pa natin nababaklas. Pero check natin kung bakit. What's the problem? Ayan, kung yung mapapansin nyo, mga paps. Ayan po. Kung mapapansin po nyo yan. Ayan po. Oh. Hindi ko masabi kung mapuputol na or nagluwag. Lumuwag lang, paps. Nakita nyo? Kaso hindi natin mahigpitan ng maayos yan pag hindi natin tatanggalin to. Pwede natin higpitan yan ng open wrench. Pero much better na matanggal natin yan, lagyan natin ng thread lock yung bolt na yan. So yun ang problema niyan, mga paps. Bago nyo matanggal yan, tanggalin nyo muna ito. Tapos ito na. Ayan. May mga castle nut yan, mga paps. Ito circlip kung walang castle nut yung loob niyan. Okay po. So, saglit lang po ulit, mga paps. Okay po. Okay, welcome back. Natanggal na natin yung castle nut. May washer yan, mga paps. Pabunutin natin yan, mga paps. May mismong set ng clutch basket. Clutch lining 5 pieces clutch basket o yung clutch housing, may yun na yung washer. Butin nyo lang yan, mga paps. Kasi maglalaki yan dun, masilayan nyo lang yan. Yun, hila na. So makikita natin kung anong problema ito. Ayan o, luwag o. Oh, nabuksan ko ng power finger. Ayan po. Kaya hindi mapakambyo. Pero check pa rin natin, baka may iba pang problema 'yan. Oh, nakita niyo 'yan, mga paps. Okay. So ito yung main shaft. Ito kalimitan nito sa Temex Alpha natin. Ito nagholder ng clutch basket or ng clutch housing. May bushing 'yan na tanso sa loob. Ito kalimitan po ito, lumuluwag to, mga paps. Yan, medyo luwag na nga po eh. Tapos yung dulong bearing niyan, yung dulong bearing na ang number is 6202. 6202. Eh kalimitan po ay nababasag. Hindi ko masabi kung bakit nababasag 'yan eh. Pero siguro ginawa ng ating magagaling na Honda para lumakas ang makina, 'di ba? Kaya dapat
Eh dapat mga paps, halimbawa, ang magiging problema nito mga paps, maka-encounter nyo, mahirap siyang ikambyo. Talaga mahirap. First gear, second gear, or third gear man. Yung bushing na ito, kalog. At the same time, yung bearing doon sa dulo, itong tinatama ng main shaft doon sa kabilang part, sa left side ng crankcase, 6202, palitan nyo po yun, sira. Pero, nakagawa po ako nito, paps, kung hindi nyo na itatanong. Ka-overhaul po ito, ka-overhaul. Ibig sabihin, ka-overhaul, bago na po ito, bago na rin po yung bearing doon. Pero, mahirap pa rin pong ikambyo. Yan. Mahirap pa rin pong ikambyo. So, sabihin po natin, para kasi, hindi naman natin, si-share naman natin yan eh. Hindi na kailangan sikreto yan eh. Yung pong washer, may isa pong sliding washer na naikabit yung mekaniko, dito nyo naikabit. Okay po? Ibig sabihin, nadubli yung flat washer na nandun po sa loob. Okay po? Yung flat washer, ito po kasi pag inangat nyo po ito, halimbawa, overhaul nyo po yan, pag inangat nyo po itong collar na ito, itong collar na ito, dito po sa gitna, may washer po yan. Yung washer po rito, na misplace po niya, na ikabit niya doon sa dulo, sa kabilang part. Dito rin po sa main shop na ito. Nagkabaliktad lang ha. Isipin nyo, nagkabaliktad lang ng tayo. Gumanit, ikambyo ang DMX Alpha. DMX Alpha. Okay po? Yan po ay base sa ating mga karanasan. Base po sa ating karanasan yan. Pero ito, try natin itong lagyan ng dreadlock. Try po natin higpitan, tapos try natin i-ship doon po sa change pedal po niya. Doon po sa gilid. Okay po? At saglit lang po ulit, mga kaibigan. Okay po, welcome back. So, ito po ang naging problema. Nakita po niyo yun. Ito, lumuwag lang po ito. Lagyan po niyo ng silicone o threadlock para po pag hinigpit niyo yan. Lumuwag lang mga paps. Ibig sabihin, mataas ang vibration ito eh. Okay po, pitan nyo. Pakibalik nyo ang clutch basket, clutch housing, oil centrifugal, filter cover. Pitin nyo po yan. Ito, higpitin po ninyo. Okay po. At least, solve natin ang problema. Ito pa yung sakit spring niya. Kick spring. So, pag naputol ang kick spring, overhauling po yan. Bibiyakin po nyo yung gitna. Okay po. At, yung gasket, cover, bagong langis. Pag po medyo tamad magpalit ng langis, ito po nangyayari. Okay po. Kaya po mga kaibigan, importante po ito. Kaya matagal ko na po sinasabi ang sekreto ng makina na hindi sekreto eh yung pamalagian na pagpapalit ng langis. Okay po. May ibabalik na natin yan. Okay na. So ito ang naging problema. Lumuwag kaya hindi mapakambyo. Hindi mag-engage. Oil pump. Okay. Ito po ang ating Alpha. Okay po. At salamat po sa inyong masusing pagsubaybay. Thank you po. At lagi na nagpapasalamat po ako sa aking mga YouTube friends na walang sawang nagmamalasakit sa ating channel. Opo. At thank you po sa aking mga boss sa Cubao. At sa aking mga kaibigan dito sa Infanta Quezon. Sa aking mga boss, sa aking mga solid Kawasaki. Sa aking mga solid Kawasaki. Okay po. Sa aking mga solid Kawasaki. Okay po. Eto po ha. Okay po ha. Okay po. Salamat po. Salamat po ng maraming maraming. Pahabol po ulit. Nakita po nyo itong spring. Pag ito pong spring na ito ay naputol, somewhere here, o doon po sa kabilang side. Pag kumambi po ka po nito, hindi siya bumabalik yung
yung shifter, yung change pedal, hindi po siya bumabalik. Pero makakambyo mo pa rin po yan. Pero ang mangyayari po yan, hindi babalik. Ito po ang problema. Ano po? Note po. Ano po? Yan po. Okay. At salamat again. Thank you. Thank you po. Ito po, kambi po natin. Ayan po. Paano ang function niyan? Ito po. Pauna po ang kambi yan. Atras po. Kailangan ka na, sir? Ha? Ganyan lang po ang function niya.